All right. Okay. Magandang tanghali po sa lahat ng mga Filipino. I'm really sorry. Medyo maaga tayo ngayon. I have to tell you this. Ako po ay masama ang loob. Well, it happened to me, no? Bigyan ko lang kayo ng konting idea para hindi na uunin nyo gayahin pa or hindi na kayo maloko. Yeah. Importante, hindi kayo maloko eh. Kasi napakaraming mga employers, company, ang hindi updated eh. Ito kasi ang problema sa ating mga kumpanya dito sa Saudi Arabia. Hindi sila sumusunod sa kung ano ang polisiya, kung ano ang kontrata. Pero timbangin natin, bakit nga ba hindi sila sumusunod? Ano? Klaruhin lang muna natin. As everybody knows, I'm leaving for an exit na sa Saudi Arabia. Mag-exit na po ako sa Saudi Arabia. At inaayos ko yung aking benefits. Yung huli kong sahod. Yan. As we are aware naman, aware tayo sa kung ano ang polisiya na Saudi Arabia, ano yung computation para sa ESB. Na-topic na natin yan many times. Ang one of those kinocompute talaga, base yan ng mga ESB, walang iba kundi ang basic wage. Yung huling sahod mo, yung huling basic wage mo. Hindi kasama yung mga transportation, whatever, hindi kasama talaga yon. Kaya lang, medyo nagulat lang ako. Napakaliit ng aking makukuhang ESB. Ang problema, may mga company kasi na hindi marunong mag-English. Yung mga HR natin, hindi marunong mag-English. Siyempre, hindi rin naman tayo biyasa sa Arabic. So, nangyayari ay umaayon na lang tayo, no? Inayos yung aking benefits. Itong scam na to tungkol sa benepisyo nyo. May scam kayo dyan. Yung nangyari kasi sa aking part, ito para lang magkaroon kayo ng idea. You have to stand by your own knowledge at rights, no? Kaya tinuturo ko sa inyo. 3 days ago, nagkwentahan kami ng final settlement ng company namin. And then, ang computation ko aabot ng nasa benching ko, 26 o 27 mil ang makukuha ko pa. Maliit compared sa iba, pero hindi naman kasi ako tumagal at maliit yung basic wage ko noon. Ngayon, ang problema, before ako mag-exit, yung aking trabaho nag-expand. So may mga tinanggal kasi sa company namin. So I have to relieve, I have to cover yung gap, yung kakulangan doon sa manpower. So anong nangyari? Ako yung pinili ng tao, ako pinili ng company to supervise. I am handling 3 stores and 1 central kitchen. So meron kami central kitchen. Doon ginagawa lahat ng sauces, lahat ng cuts ng chicken and beef. Dinideliver na lang namin sa mga store para pare-pareho yung pare-pareho ang quality, quantity, sizes, whatever. So siyempre, ang ginawa ng company ko, dahil medyo mabigat ang trabaho, nagdagdag sila ng sahod. Okay. Ngayon, nung malaman ko kanina, sabi ko, bakit ganito lang yung makukuha kong ESB? Alam nyo, nagtaka na ako eh. Sabi ko, paanong mababa yung ESB na makukuha ko? Paano nyo ba kinompute? So, ang ginawa ng isa sa opisina namin, pinakita niya na yung basic wage ko ganito. Sabi ko, mali. Alam naman nila na hindi ako pipitsugin na pagdating sa ganito. Sinabi ko sa kanila na tama kayo, the calculation of the ESB is based on the latest na basic wage. But what you are following is totally wrong because that is the old one. Sabi ko sa kanila,
mali yung basic wage nyo na kinocompute para sa aking ESB. So nagulat sila. Bakit daw? Ito mga kababayan, napaka-importante para sa inyo na meron kayong kontrata. Ito yung lagi ko sinasabi sa inyo. You have to get at least the latest contract. Lalo na yung mga Pilipino dyan na mahilig na mag-extend. Diba kadalasa sinasabi ng mga company ninyo na, oh, ang ating kontrata ay continuous. Na? Continuous daw. Tama yun eh. Base sa Saudi, legal yun. Pero hindi legal ang hindi mo pagkakaroon ng kopya ng kontrata na sinasabi nila na continuous kayo. So kailangan makipag-away kayo or ipaglaban nyo na magkaroon kayo ng kopya. Ito ang nangyari sa akin. Dahil tinaasan ang aking basic wage, tinaasan yung sahod ko because I am covering 4 store in total. Ako lang yung kitchen manager ng 4 na store. Meron lang ako mga supervisor per store to manage. I'm handling also 1 central kitchen. Inaayos ko yon. Siyempre, with the staff, di ba? Ang problema lang, hindi pala updated ang company namin dun sa aking bagong kontrata. So, ang nangyayari ngayon, ipinagpipilitan nila yung aking basic wage ay nasa 3,200 lang. Sabi ko, that is totally wrong. Ngayon, yung isang Saudi national na babae, pumasok sa opisina nung may-ari, sinasabi niya, galit daw ako. Sabi ko, hindi ako galit. Hindi galit ang taong nagsasabi ng totoo. Hindi ako galit. Ipinaglalaban ko lang yung alam kong tama. Mali po ang inyong calculation. Itong nag-facilitate ng computation sa akin, hindi pinaliwanag na yung palang pinipirmahan ko na ay ESB na. Kasi puro Arabic eh. So sabi ko, that is wrong. Sabi ko, kung hindi siya marunong mag-Arabic, tinatanong ko siya, ano ito? Hindi niya masabi. Hindi niya masabi na maayos. Until kanina, yung marunong mag-English na Egyptian ang nakausap ko. Magkano ulit? Kasi binibigay po nila sa akin separately eh. First and second batch. May mga batches pang nangyayari. Yung una ko nakuha ngayon, yung leave pay ko, pati yung sahod ko. So napakaliit. Yung leave pay ko, hindi pa nga umabot for about 5 years. Dapat ang computation noon, 5 years na. Pero ang ginawa pa rin nila is 21 days. Alam niyo mga kababayan, pag lumampas ka kasi o sumakto ka na ng 5 years, dapat makukuha mo na dyan 1 month na, hindi na 21 days. So according sa Egyptian na nakausap ko, sabi niya, 4 years and 8 months lang daw ako. Ah, sorry. Parang hindi pa umabot ng 5 years. Sabi ko, paano nyo kinocompute yan? According to the law, once na nagbigay ka ng notice of period, 2 months before your end of contract, you're not resigned. Hindi ka pumapasok sa resignation noon, kako. Pag hindi ka nagbigay before that month at bigla ka nag-declare na hindi ka na magpapatuloy, then that's the right na hindi mo compute na maayos. Ide-declara mo na resign ako. Ang problema, hindi nga ako resign. I have my copy. Ayun, nakala nila, pipitsugin ako. Pinakita ko yung kontrata ko. On my contract, it says like this. Yung sinasabi ninyo, that is wrong. Ayun, sa lahat ng mga Filipino dito, yung kiwa na sinasabi nyo, kiwa din yung amin. Okay? Yung sinasabi ninyong kiwa contract ninyo, na pinapipirma ng company ninyo. Kadalasan ho dyan, wala ho silang nakasulat kung magkano sahod nyo. Tama hindi? Tama ba ako? Basahin nyo yung mga sahod, yung mga ano nyo dyan. Kadalasan walang sahod na nakadeclare dyan. Wala. Doon sa contract mismo ha,
doon sa contract mismo. Yung sa akin, walang nakasulat eh. Pero meron akong printout copy na kung saan nandun yung basic wage ko talaga. So mali yung kanila. Ngayon, kaya ako naman sinasabi sa inyo para hindi ko kayo magulangan ng mga company nyo. So hindi ko tinanggap yung ESB ko. Hindi ko tinanggap yung ESB ko. Sabi ko, no. Hindi ko tatanggapin yan para magkaroon sila ng balanse. Para balanse ang ano, yung pagde-declare ko na mali yung kanilang computation. Ang ginawa ko, tinawagan ko yung area manager ko. Sabi ko, magkano ang pinapasahod nyo sa akin buwan-buwan? 5,000. Sa 5,000 na yon, magkano basic wage ko kako? 4,200. Yung 800 doon, yun na yung transpo ko, yun na yung bahay ko, lahat yun. So hindi kasama yon. Sabi ko, kanina doon sa nag-facilitate ng sahod ko, kasi may deduction ako ng 1,300 dahil doon sa aking visa sa bata. Nagkaroon ng problema yung visa ng bata, merong kailangan bayaran na 1,300 para sa visa ng anak ko, yung bunso ko. So kinaltas nila doon sa sahod ko. Okay, kinaltas nila sa sahod ko. No, I'm just explaining to you para meron kayong idea. Sinabi ko doon sa ano ko, doon sa Egyptian na nasa opisina. Okay, magkano natira doon sa kaltas mo? 3,600 plus 159 riyal yung natira doon sa sasahurin ko. Magkano yan? Total mo ka ako. E di nasa 3,700. I-minus mo yung 1,300 na sinasabi mo. E di 5K. Ngayon, isipin mo, bakit aabot ako ng 5K? Kung ang basic wage ko is 3,200, hindi ka naman pwede magbigay ng allowance na 2,000 sa kumpanya natin, kako. Isipin nyo yan. Diba? May kadalasan ang binibigay nyo lang transpo, allowance, bahay, hindi aabot na 1,000 yan. Try to think of it, kako. Ngayon, umabot ng 5K. Tanggalin mo yung 800 dong for transportation allowance ko. Magkano matitira? 4,200. Ngayon, kako, tingnan mo yung sahod ko, yung basic wage ng calculation nyo ng ESB ko. 3,200, which is napakaliit. Napakaliit. Ang ESB ko na dapat makuha nasa 12,000 to 13,000 riyal. Maliit yun. Sobrang liit nun. Para sa aming mga buraot naman kasi talaga yung company namin. Ngayon, sinuturo ko to sa inyo para maging lesson. Hindi kayo maloko ng mga company ninyo. Sabi sa akin, ng aking area manager, kinokontakt niya yung HR namin, nagbibigay ng sahod, nagko-compute, nagka-calculate ng sahod namin para iklaro. Sabi ko, sir, they have to fix it. Kasi hindi tama yun, kako. Hindi naman ako nagre-reklamo na, oy, bakit ganyan at hindi ako galit. Sinasabi ko, we are explaining on our side that their calculation is totally wrong, kako. Napakaliit. Takin mo, 8,000 lang makukuha ko for about 5 years, sabi ko. Sige nga, sir, ikaw nga, tatanggapin mo ba yun? Sabi niya, hindi daw. Pareho lang tayo, kako. So nagkakaiba-iba po ang ating ESB base sa inyong basic salary. Ngayon, dito sa Saudi Arabia kasi, kaya maliliit ang sahod niyan. Dito sa Saudi, yun ang totoo. Pag naibigan mo, mag-continue pa sa company mo, in-extend ka, tinaasan ka ng sahod, hindi ganun kabigat pagdating sa pagbabayad ng ESB nila sa inyo. Yun yung reason doon. Intindihan nyo ba? Siyempre, depende yan sa type of skill mo. Depende yan kung anong trabahong pinapasukan mo. For those OFW na low skill, kagaya na namin, mga nasa restaurant, di ba, nasa middle skilled naman yung mga engineer, mga nurse, mga doctor, matataas ang sahod talaga yan. Pero pag ikaw ay nagtatrabaho sa restaurant, nasa mababa ka lang,
So yung salary mo, mababa lang din pag nag-uumpisa kayo. Ngayon, huwag kayong magpapa-scam sa mga yan. Importante na meron kayong kopya ng latest contract ninyo, ilaban nyo. Kung lalaban kayo. Pero hindi ko sinasabing makipag-away kayo, ha. Sinasabi ko, ipaglaban nyo yung tama. Ngayon, kung magmatigas man, magmatigasan man, for example, ayaw talaga. Meron ka lang dalawang option. Mananahimik ka na lang or mag-file ka ng case against them. Pero syempre, pag nag-file ka ng case against your employer or against your company, hahaba diskusyonan. Matatagalan ka. Mababaliw wala pa ang exit visa mo. Diba? Intindihan nyo? Ngayon, yung sa akin naman, medyo mabait naman sila. Na nakakausap naman, napapaliwanagan naman. Napapakiusapan naman. Sabi ko, that is unacceptable kasi na you are working so hard, you are in the operation, yet in the pag natapos na yung kontrata mo, you will just get this amount. Sabi ko, nasa inyong ano doon? After all those sacrifices para kumita yung kupa niya, ganito lang kababa ibibigay nyo. Mali-mali pa computation nyo. Sabi ko sa kanila, so sana ayusin nyo ako. Ngayon, ay nasa position ako na pag hindi nila inayos ito, may mangyayari. Definitely. Pero ayoko naman may mangyaring hindi maganda kasi baka mamaya mapurnada pa yung pag-alis ko, di ba? Para lang sa inyong kaalaman, yung Kiwa contract na one year lang yan. Sa inyo, ha? Meron kasing Kiwa contract, mga kababayan, na 5 years. So never kayong pipirma ng kontrata ninyo, ha? Na ang sahod ni na ang inyong kontrata is nasa 5 years. Kailangan po basahin niyo nang maayos 'yan. Kailangan po reviewin niyo nang maayos 'yan. Kasi pag hindi niyo ni-review at umabot sa puntong ginagamit niyo na 'yung kiwa niyo na pag-alaman ninyo na ang inyong kontrata pala is 5 years, wala kang magagawa. Naintindihan niyo ba? Naintindihan ba ng ating mga kababayan? Ito, pinapaliwanag ko lang po sa inyo. Ito yung nangyari sa akin. Ayokong ma-scam kayo ng mga company ninyo. Okay? Yan, 9350. Tama naman. Wait lang po. Okay. Sabi ni Kabayan, tanong ko lang po, kung vacation po ba, mahirap bumalik? Mahirapan ba bumalik? Vacation po sana kami graduates. Well, wala naman ako nakikita ng problema dito kung babalik ka sa same company mo. Ano ba ang magiging, ano po ba sa tingin nyo magka-problema ninyo kung babalik kayo? Wala naman ako nakikita dito problema, Ma'am Dayang. Akin 4 years ako hindi nagbakasyon pero sa record ng accounting nakuha ko yung yearly vacation pay ng 1 month salary. Kung nakuha nyo yon in terms of encashment, then no doubt. Pero pag hindi nyo nakuha yon in terms of encashment, ba magsalita kayo. Yun yung payo ko sa'yo, pareng amo, Comreyano. Yan. May nakalagay na sweldo bossing, kaya lang maliit lang. Iba na sa contract na hawak natin. Ayan, sa inyo may nakasulat, sa akin wala eh. Yan. Sa mismong kontrata, walang nakasulat. Okay. Titingnan ko dito sa isa kong ano. Sabi ni Kabayan na, sir, di ko po mabuksan ng kiwa ko. Sabi ng friend ko, baka daw nailock ng amo ko. Anong nailock ng amo nyo? Wala namang padlock yan. Kayo lang naman yan. Magpapadala naman ng ano yan, ng OTP. Diba? Basta alam mo yung password mo, magpapadala yan ng OTP sa number mo naman. Walang lock-lock ng amo nyo yan. Kaysa inyo yan eh. Dapat talaga may pinag-ahawakan kayong kontrata kasi dyan magbabase nakalagay sa kontrata kung anong basic salary. Yes, tingnan mo ako. Diba? Na-stand sila eh. Alam mo yung reaction nila kanina? Gulat na gulat eh. Sabi ko, I think you're wrong.
mali yung computation nyo. Magkano ba basic salary nyo ako? Nalilagay dyan. Ganito, sabi niya. No, that's wrong. Alam ko basic salary ko, hindi ganyan. So nagulat ako. Nagulat din sila, lalo na. Ngayon, sabi ko, you have to fix it, Kako. Otherwise, napakahirap naman yan. Ang maganda lang sa company namin, easy to talk, di ba? Madaling mapakiusapan. Sabi ni kabayan, kasi po, di ba, kasali ang 25 country, huwag muna pumunta. Sabi ni Dayang, well, wala naman po sinasabi ang MOI at MHRSD na maghihigpit na sila. Sorry, ang MOH na maghihigpit na sila. Ang sinasabi lang naman ng Saudi Wikaya, iwasan, no? Dahil mayroong COVID na pagalagala doon sa Pilipinas, di ba? So, syempre, let us be vigilant na lang sa kung anong posibleng mangyari pa. Ayan. Hindi po ako nakapag-apply ng kiwa pag, hindi pa pala eh. Mag-apply po kayo, kaya nung sinasabi yung nakalak. Wala pa pala kayong kiwa. Mag-apply ka muna, paano mo masasabing kiwa lock na hindi ka pa pala nakaregister? Paano yung mga scammers nating kababayan dito na hindi nagbabayad na kailan ng utang? Anong kinalaman nun, ate Julie Morabe, sa topic natin? Diba? Anong kinalaman? Layo mo naman, te. We're talking about yung pang-i-scam ng mga kapani ninyo, no? Doon sa inyong benepisyo. Anong kinalaman nito, Julie, kung may masabi ka lang, no? Singilin nyo. Yung mga hindi nagbabayad, singilin nyo. Paano, sir, yung pagkontrata, hindi binigay ng company, walang kahit company. Kaya nga po, sabi ko sa inyo, pilitin nyo. Diba? Pilitin nyo nga po. Kalakaran na yan, eh. Ang mga amo, kapag seryoso ka sa work, ibibigay nila yung tama sa'yo, sabi ni ate. Pag nasa Pinas, huwag na magpagalagala. Ang salon na pinagtatrabuhan ko, mali-mali computation, nakalagay sa kontrata 8 hours. Okay. Hindi naman po mali yun. Kung ano nasa kontrata, lahat naman ng kontrata 8 hours dito plus 1 hour break. Pero yung execution ng mga kumpanya ninyo, mali. Diba? Mali sa paraan na hindi nagbabayad ng overtime. The contract is fair. Pero the execution, that is unfair. Doon pumapasok yung pagiging unfair. No. Tapos na po ang kontrata ko noong November. Binigay naman po ang amo ko annually, pero nakipagtalo pa ako sa renew kasi sabi niya renew ako pero hindi uuwi. Sa kumpanya sa Riyadh na delay 3 months sa sahod, ano kaya ang gawin natin para mabayaran? File kayo ng kaso para sa inyo. Alam niyo mga kababayan, if you are not going to file a case against your employer or company, mananatiling ganun lang kayo. Kahit anong sabihin niyo, I'm really sorry, no? Marami na tayo nare-receive na ganitong complaint. Diba? Napapansin niyo na may mga problema na sa inyong company, nagkakaproblema ka na, yet you are not doing anything. It's a God's name. Diba? Tinan mo ako, I speak, I talk, oops, teka lang, that's wrong. Hindi ganyan yung basic wage ko. Diba? Kung hindi kayo magsasalita, walang mangyayari sa'yo, mix. Hanggang ganun lang tayo. Ganun lang mangyayari dyan. Ngayon, kung talaga nagkakaroon kayo ng problema, go ahead and file a complaint against your employer or company. Oh, totoo yan. Noon, nag-file uwi kami agad way back 2018 mula kay MacDen TV. Diba? Ito yung sinasabi ko sa inyo. Sabi ni kabayan dito, dapat talaga pinagawakan na kayo ng kontrata dyan, magbabase nakalagay. Eksakto po. Okay. Gandang tangalian po, was yung from Kuwait mula kay Judith. Yan. Now, I'm just explaining to you mga kababayan what I experience. Para hindi ko kayo ano, sana Sir John, katulad mo lahat ng skill worker, sabi ni Linda. Magsalita kayo na hindi kayo nakaka-offend. Yun lang yun eh. May mga tao kasi na ipinaglalaban yung tama para sa kanila pero in a wrong manner. Lalo nagkakaproblema. Dapat kapag kayo po ay nakikipag-usap sa inyong company,
yung professional level nandoon. Diba? Hindi kayo sumisigaw, hindi kayo galit. Okay lang na mag-express. Yung kasi yung ano eh, yung iba nating kababayan, every time na nag-e-express sila, laging pagalit. Kaya nangyayari, hindi magkasundo yung company at the worker. Diba? Nag-file ako ng labor case sa amo ko na panalo ko po kaso hanggang ngayon wala rin ng pera ko. Go back to the labor. File again. Diba? Hindi ko binigyan. 2021, hindi ako binigyan ng contract. Bawal daw. Ito nga sinasabi ko eh. Diba? It's all up to you eh. Kung ayaw niyo pong makinig sa akin, nasa sa inyo naman yan. Basta ang sinasabi ko, kung ano lang yung tama, dapat may kontrata kayo na ipinaglalaban nyo. Magpa-verify ka ng kontrata, sabihin nyo sa modern new rules ng Pilipinas yan, hindi makakabalik pag walang renew contract. Kaliwali contract daw, boss, kayo na lang ang amo nag-uusap. Okay, pagdating ng panahon at hindi yung tumupad yung employer mo sa basic wage mo, computation yan, hindi kayo lang din mag-usap niyan. Diba? May mga employer na hindi binibigay ang access sa mga kiwa. No. Actually, kapatid, ano eh, gagawa ka ng account mo eh, paano mangyayari yun? You have to create an account. Hindi mo naman kailangan humingi ng account sa employer mo eh. Diba? Hindi mo kailangan, parang Facebook lang yan, te. Hindi mo kailangan na gumawa ng account pag pinayagan ka ng company ng asawa mo o ng boyfriend mo o binigyan ka ng access. Hindi. Correct, sinabi ko sa amo kong hindi ako taasan, hindi ako pipirma ng contract. Ano naman to? Sobra naman to. Ano na to, te? Sabi ito. Parang pinipiga mo yung ano mo yan. Pinipiga mo lang yung amo mo yan. Anyway, ito lang ha. Hindi ko na pahabain pa. I hope makapag-live pa tayo mamaya. Sinabi ko lang sa inyo, yung stress ko, na-stress ako sa employer, sa company namin. And I hope may natutunan kayo. Ipaglaban nyo mga kababayan para hindi kayo may scam. God bless you all mga kababayan.